Kumusta mga brad? Kilalanin natin si Ben Tumbling na isa sa pinaka-notorious na kriminal sa Pilipinas. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Si Benjamin Garcia o mas kilala sa tawag na Ben Tumbling ay sinilang noong June 7, 1957 sa Dampalit, Malabon at ang kasaysayan niya ay nagsimula mismo sa Malabon. Ang alias niyang Ben Tumbling ay nakuha sa dati nitong trabaho bilang stuntman. Nakalaunan, ang kakayahan niyang ito ay naggamit niya para maging mailap at madulas sa kamay ng mga pulis. Madali niya kasing nalulusutan ang mga umahabol sa kanyang mga pulis. Dahil hindi sapat ang kinikita ni Ben Tumbling, pinasok niya ang mga illegal na gawain. Nagsimula siya sa pang-hold up at pagnanakaw. Halos naging kilala at kinatatakutan si Ben Tumbling pagdating sa mga ganitong gawain. Dahil sa sobrang lupit nito, halos naging ka-level na niya ang iba pang mga most wanted na mga kriminal sa kasaysayan ng bansa tulad ni Nanardong Puti, Asyong Salonga at Baby Ama. Naging matunog ang pangalan nito hindi lang sa Malabon. Dahil maging sa Bulacan at Quezon City ay naging kilala siya. Pero alam nyo ba na hindi naman lahat ng pulis ay gusto siyang hulihin? Katunayan ng iba rito ay partners in crime niya. Dahil sa tulong ng kadikit niyang mga pulis, agad siyang natitimbrehan. Kaya naman mas lalong nagiging mailap itong si Ben Tumbling at nakaiwas sa posibleng pagkauli sa kanya. Madalas na nananakawan ni Ben ay yung mga nakaparadang masasakyan. Kinukuha niyang lahat ng mga bagay na pwedeng makuha rito at lahat ng kanyang mga ninanakaw ay ibinibenta niya sa isang lugar na protektado ng kanyang mga kadikit na pulis. Ibig sabihin, ang pagbebenta niya ng mura mula sa kanyang mga ninakaw ang kapalit ng pagtimbre sa kanya ng mga pulis. Mahabang panahon ng ginugol ni Ben sa ganitong gawain at patuloy na naging mailap sa pulisya. Dumating yung time na nais ng magsulo ni Ben Tumbling. Kumbaga gusto na niyang humiwalay sa mga kadikit niyang pulis para mas malaki ang kitain niya. Kaso ang magiging problema niya ay mawawalan na siya ng proteksyon mula sa mga kadikit niyang pulis. Nagsulo nga si Ben Tumbling at tuluyan na siyang nawalan ng proteksyon. Siyempre yung mga kadikit niyang pulis ay dito na nagsimulang mapraning. Ibig sabihin, yung mga dati niyang tropa pips na pulis ay naging kaaway na niya. Dito na nagsimulang antingin siya. Dahil alam ng mga dating tropa niyang pulis ang kanyang galawan, mabilis lang siyang nahuli. Nung nahuli ito at nakulong sa Malabon, nakaraan na si Ben ng matinding pagpapahirap o maras na pagtrato. Ang masaklap pa rito, ang misis niya ay pinagsamantala ng isang pulis. Dito nabuo ang galit ni Ben sa mga pulis. Kaya nung nakalaya siya, hindi lang nag-level up ang mga masamang gawaing kinasangkutan nito. Dahil dito rin siya nagsimulang magiganti sa mga pulis. Lalong naging notorious si Ben Tumbling noong sunod-sunod niyang pinagpapaslang ang mga pulis. Lalo na yung mga sobrang nagpahirap sa kanya nung nakakulong pa ito. Maging ang pulis na nagsamantala sa kanyang asawa, hindi niya pinalagpas. Halos 7 pulis ang itinutumba ni Ben kada buwan. Karamihan sa mga itinumba niyang pulis ay mga taga Malabon. Pero alam niyo ba na si Ben Tumbling ay mahal na mga taga Malabon? Alam niyo kung bakit? Ito ay dahil marami siyang tinutulungan. Katunayan, malapit nga siya sa mga kabataan at maraming tinulungan mga may sakit. Kumbaga nagpapamudmud siya ng pera sa mga taga Malabon na yung perang yun ay nagmula sa iba't ibang krimen na kanyang ginasangkutan. Kaya dito na reinforce ang kanyang personality na pagiging matulungin. Kumbaga parang Robin Hood yung style niya. Magnanakaw siya tapos tutulong siya sa mga nangangailangan. Si Ben Tumbling ay suki ng disco sa Maynila. Di nagtagal ay na-inlove siya sa isang GRO na nagngangalang Eva. Ang hindi alam ni Ben Tumbling na ang babaeng ito ang mayiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa halagang 10,000, pinagkanulo ng babaeng ito si Ben. At that time malaking halaga na yung 10,000. Noong March 30, 1981 sa edad na 23, tuluyan ang nagwakas ang pag-tumbling ni Ben. Ito'y noong na-corner siya ng mga pulis sa Maynila. Nasawi si Ben Tumbling at nagluksa ang buong Malabon sa kanyang pagkawala.
Katunayan, sa kanyang libing, ikarga-karga lang ang kanyang kabaong mula sa kanyang bahay patungong sementeryo. Kumbaga, hindi na to sinakay sa karo at sobrang daming taong nakilibing. Walang kaduda-duda ang pagmamahal ng mga taga-Malabon kay Ben Tambling. Kaso medyo kaduda-duda raw ang pagkamatay nito. Dahil ayon sa kanyang kapatid, eh hindi raw ito nasawi sa kamay ng mga pulis. Kundi, nagpatiwakal daw ito. Ayon sa report ng pulis, eh napas lang raw nila ito. Katunayan, ito ang lumabas sa mga dyaryo at dinetalye ng pulis kung papaano nila ito napas lang. Pero ayon sa kanyang kapatid, eh madalas daw sinasabi sa kanya ni Ben na mas gugustuhin pa niyang magpatiwakal kaysa pahirapan pa siya at mapas lang ng mga pulis. Kaya naniniwala ito na nagpatiwakal ang kanyang kapatid na si Ben Tambling. Ano man ang naging dahilan ng kanyang pagkasawi, nagpatiwakal man ito o napas lang ng mga pulis, eh hindi maitatanggi ang pinakitang tapang ni Ben Tambling. Gayunpaman, di naman lahat ng tapang eh dapat tularan at pamarisan. Kumbaga, kahit sabihin natin gumagawa siya ng kabutihan sa kanyang kapwa, kaya nga tingin sa kanya ng mga taga-Malabon ay bayani, eh wala rin itong saysay. Kung galing naman ito sa masama. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.